Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And today video guys, is i-share ko na sa inyo yung gender ng aking baby. And tulad po ng aking pangako na once na nakapag-ultrasound ako, ay i-share po sa inyo yung gender ni baby. Noong una guys, ang feeling ko ay lalaki. Magiging baby na kasunod. Kasi ano, yung mga pinagdaanan ko this past 3 months, sobrang nahirapan akong maglihi. Nahirapan ako sa aking mga first trimester ko na yon. Sobrang hirap. So, nag-expect ako din maraming changes sa akin. Although, nung aking last na pregnancy tsaka yung first pregnancy ko is similar lang naman sila nung yung mga pinagdaanan ko before, kaya ang sabi ko, ang in-expect ko noon is boy, kasi nga ang dami-dami kong changes sa katawan, ang dami kong hindi ako ganun pala ayos, walang ganun guys. Kung ano ako pagising sa morning is ganun na rin yun sa gabi, wala nang ayos-ayos, wala nang pakialam. Unlike nung nagbuntis ako sa aking 2 bagets, okay na okay ako nun. Pero, dumating yung time na ang itim na rin yung aking leeg. Yan, sabi ko nga sa mister, bakit ang itim na yung leeg ko, hindi mo naman sinasabi. Sabi niya, hindi naman. Hindi naman daw ganun sa itim. So, sabi ko, hindi naman ganun na itim yung leeg ko. Kaya, sabi ko, iba eh, iba yung feeling ko itong dumating na pregnancy ko. Pero sabi naman kasi nung tumitingin sa akin sa center ay ganun daw talaga yung mga nagbubuntis. Iba-iba daw yun talaga yung mga pinagdaraanan. Kasi nga syempre sa 2 kong pinagbuntis ay okay, similar naman yung pinagdaanan ko. Hindi ako ganun kasailan, hindi ako ganun kahirap. Unlike dito sa 3 ko talaga. So, yun. Last week, January 18, nagpa-ultrasound ako. And okay naman yung baby. Okay naman yung baby kasi sobrang likot niya. Ang healthy din niya. Ang likot-likot, sabi nga nung tumitingin sa akin doon, yung nag-ultrasound sa akin, sabi niya sa akin, para daw siya nagipaglaro ng habulan sa baby kasi nahirapan siyang kunin yung gender, nahirapan siyang hanapin yung ano ng gender ng baby kasi ang likot-likot niya sobra. Sabi niya para siyang nagipaglaro siya ng habulan, doon daw yung mahirap kasi yung gender daw ay nahihirapan siyang makita kasi napakalikot-likot niya talaga sobra. Pero may hindi naman ano, sabi kasi nung nasa ultrasound ko, ang result niya sa akin ay transverse lie, fetal head on the right, naka-bridge siya. Nakapahalang yung baby at the time of examination, posterior placenta. So yun, nakapahalang si baby, which is hindi ko rin dinala sa 2 kong pinagbuntis. Kaya nga sabi ko, kaya ko mag-normal kasi yung 2 bagets ko ay puro normal sila guys. Hindi ako nag-CS, walang ganon. Kahit na pin-ultrasound ko sila ng first and second ultrasound, dumating din ng point, nakaposisyon sila. Ito si baby, sobrang likot niya talaga. So, insert ko dito mamaya yung kahit yung pinakamaikling video lang nung nag-ultrasound ako. Kasi nagpa-video ako para may document ko rin dito, may-attach ko rito sa video kung gaano kalikot yung aking baby para makita nyo rin sobrang likot niya. So yun, ang gender kasi wala naman si mister, tsaka alam nyo naman every vlog ko naman hindi naman talaga siya laging na-expose before nung ano, nasa Marikina kami, nasa Maynila kami yun. May time na naisama ko sa vlog ko. Pero before kasi, pero ngayon kasi may work siya guys. Kaya, solohin natin. Charot. O, ganun talaga sa hirap ng buhay. Kailangan na duwahiwalay muna. Char. So, yun. Yung gender ni baby is
girl. So yun, Tres Marias na, parating na yung isa ko. Salamat sa Diyos at girl na naman tayo. Hindi na ako ganong bibili ng mga gamit. Siguro bibili ako ng mga, yung mga susuot niya lang ng mga, ano, first to 3 weeks ganun. Yung siguro mga tatlo lang. Yun, tatlo-tatlo lang. Mga ganun lang iaano ko sa kanya. Papa, bibiling ko. Kasi ang baby naman guys, mabilis po siyang lumaki. Hindi niya kailangan ng maraming damit. Last nung pagbubuntis ko, 6 years ago, ang dami kong hindi rin nagamit. Kasi yung panganay ko is meron pa. Eh, ayoko naman yung paglabas ng baby. Yung pinagliitan na ng ate yung susuot. Yung gusto ko lang kahit konting, yung kahit, dalawa, paglabas niya lang, o first week niya, yun lang. Yung siguro, tatlo-tatlo. May nakikita na ako sa mga online shop na mga damit, pero parang namamahalan ako. Hindi, titingin ako sa ano, titingin ako once na mamili ako sa palengke siguro. Titingin ako sa isang ano doon. May nakita na kasi ako nung before nung pumunta kami ng mister ko sa isang ano doon, ha, sa isang store doon. May nakita na kami bilihan guys ng mga ano, cute na mga newborn baby clothes. May nakita na ako. Titignan ko, bibili ako siguro ng mga isa-isa, dala-dalawa, pwede na siguro kasi parang ano lang, parang pangsuot niya lang. So, yun. Ito yung aking ultrasound. I-attach ko guys yung video diyan sa aking video. Yung video ng time na ako in ultrasound, i-attach ko yung yung kuha ng video nung. So, yun. Sana. Pero sabi naman nung aking ano sa center, yung tumitingin doon, yung midwife, possibly pa naman umikot yung baby. Kasi ano pala naman, 6 months pa lang naman si baby. So, kailangan ko pang paikutin ang paikutin. Napakalikot kasi. Ewan ko, sobrang likot talaga. Sa gabi, hindi rin niya ako. So, yun guys, yung ganap sa aking ultrasound result. We hope na sana ano magka normal siya kasi ayoko nung ano CS, pero kung yun yung dapat, wala naman akong choice kung yun yung advice kasi nung ano nung tumitingin sa akin, ganun daw yung magiging posibilidad if ever. Pero sabi nga ipagpray ko lang na ano, ipagpray ko lang na maging normal yung kalagayan nung position ng baby para mailabas ko siyang normal tulad nung sa dalawa kong anakis. Yun. So yun guys, i-update ko pa rin kayo every time. So pasensya na hindi ako nakapag-vlog daily kasi tignan nyo, lagi nga ako nakahiga. Although naglalakad-lakad naman ako magawa-gawa sa bahay, kaya lang hindi naman ganun kadalas kasi nag-iingat din ako dahil 6 months pa lang yung tiyan ko. Yun. Pag hindi ko kaya, talagang higa tayo. Ganun tayo. Hindi ko. Ano siya? Nakahalang. Pag ganito, narito ulo. Nasa kanan. Ayan o, okay mo, ang likot ng anak mo. Sobrang pang-likot yan. Madami. Mas magaling araw. Lalo pagtutok ngayon. Ayan. Ang likot eh. May consultation ba siya? Ito, isa. Oh, dapat yung maaga. Ah, yes. Ito mo. Huwag ka naalala niya. Yes, next month na ako kukuha. Sabay mo na lang doon yung consultation ngayon. Naku. Kukuha. Wala pa naman na naliligaw din eh. Kamo, malapit nang hindi na siya makakuha. So yun guys, thank you so much guys for watching my video, and
Kung nagustuhan nyo yung aking video, please don't forget to like, subscribe, and comment down below, guys, para maging updated po kayo sa aking mga video. Just click the notification bell. And yun lang po, guys. Thank you so much for watching. And have a good day. Keep safe, everyone. Goodbye.